Oh, para sa mga pro-China dyan mga tol, alam nyo ba na yung bansa ninyo, yung China, ay may pahayag na naman mga tol? At ang sabi ng China na Pilipinas daw ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea mga tol. Nako, tuwang-tuwa na naman yung mga pro-China dyan. No? Pero ito ay kinontra, no? Kinontra ni PBBM. Siyempre, presidente ng Pilipinas. Alangan ang sabihin ng presidente na oo, tama, kami nagpapalala ng tensyon. Sa mga willing na ipamigay na lang yung mga isla, yung ating mga bahura, yung ating nasasakupan sa West Philippine Sea, eh wala nang pakialam dito. Basta ang gusto nila ay ayaw nila makipaglaban sa China, ayaw na nilang ilaban yung Pilipinas. Ipamigay na lang sa China yung mga inaangkin nila, no? Para lang safe na safe sila. Nakala mo naman talaga pag nagkaroon ng kaguluhan, nandirito sila sa Pilipinas, baka unang magsilabasan at magsialisan dito yun mga tol. No? Pero eto, pahayag ng China sa Pilipinas ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea, kinontra ni PBBM mga tol. At para sa mga Pilipino na handang manatili na ipinagtatanggol ang ating bansa mga kapatid nyo, samahan ninyo ako. Panoorin natin to, bigyan natin to ng reaction video. No? Dahil napaka-weak ng leader natin mga tol, no? Napaka-weak ng leader natin na talagang pumapalag sa China mga tol, no? So, tuloy natin. Kinontra ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag ng China na ang Pilipinas ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Giit ni PBBM, hindi naman tayo ang nagsimula ng sigalot. Tama. At live mula sa Prague, Czech Republic, nasa frontline balitang yan, Maricel Halili. Yung mga sumisigaw, no, yung mga nagsisigawan diyan, mga weak ang leader na natin, no, weak si PBBM. Oh, eto mga kapatid, oh, yung tinatawag nyong weak leader, oh, pumapalag mga kapatid sa mga bansa na gustong sumakop at gustong umagaw ng ating teritoryo. Ang weak, 'di ba? Ang weak. Si paano nabanggit ni Pangulong Marcos ang issue sa China sa ikalawang araw ng kanyang state visit diyan? Bokme, at kagaya nga ng nabanggit ninyo, muli na namang nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pinakahuling pahayag ng China tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Sinabi niya yan sa katatapos lamang na press conference kasama ang Philippine media. Sa press conference kasama ang Philippine media, kinontra ni Pangulong Marcos ang pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na dapat nang tigilan ng Pilipinas ang paggamit ng issue sa South China Sea para palalain pa ang tensyon sa rehiyon. So anong gagawin ng Pilipinas? Sabi ni Wang Wenbin, ito mga tala, bigyan nyo nga ito ng logic. No? Sabi ni Wang Wenbin, tigilan ng Pilipinas ang paggamit ng issue sa West Philippine Sea. So anong gagawin ng Pilipinas mga tol? Mananahimik lang, magsasawalang kibot, na kada meron tayong resupply mission dito sa may Ayungin Shoal, bobombahin tayo ng water cannon, di ba? Gigit-gitin yung barko natin, babanggain. Apat na navy natin yung nasugatan itong nakaraan. So hindi papansinin ng Pilipinas yun, magsasawalang kibulang mga tol. Tingin nyo si Duterte pa rin? Ayon sa Pangulo, masyado siyang abala sa pamamalakad ng bansa, mm-hmm. Kaya hindi niya alam ang mga sinasabi ni Wenbin. Mm-hmm. We did not begin all of these problems. Commotion has not been caused by the Philippines. So I don't know what they are referring to. Kaya nga eh. Tinawanan lang din ni Pangulong Marcos ang tanong tungkol sa posibleng joint oil exploration ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ay matapos mabanggit ng China National Offshore Oil Corporation na may tinatayang 100 million toneladang langis sa West Philippine Sea. Yon ang dahilan, mga tol. Yon ang dahilan kung bakit hindi mabitawan ng China itong West Philippine Sea kasi nga na-discover na nila eh. Biruin nyo kung gaano karaming tonelada yon ang matatagpuan sa West Philippine Sea. At yun ang dahilan mga tol kung bakit hindi natin dapat ipamigay yung West Philippine Sea. May mga nabasa akong comment mga tol. Kwento ko lang sa inyo saglit. May mga nabasa akong comment doon sa isang post about Duterte. No? Sabing gano'n ng mga nag-comment. Oo nga, mag-resign na lang si PBBM. Sabing gano'n, mag-resign na lang si Marcos. Kesa naman makipaggera tayo sa laban na hindi naman sa atin, patay tayo dyan mga tol. Walang kamuwang-muwang sa mundo, di ba? Sa laban na hindi naman daw sa atin. Sino ba nagmamay-ari ng West Philippine Sea, Amerika?
Dapat pala nag-comment din ako dun, pero wala na, hindi na dapat pansinin pa eh. Kinikwento ko lang sa inyo. Ang akala niya ata, ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea ay China. O ang akala niya, ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea ay Amerika. At ginagamit lang tayo ng Amerika para ipagtanggol natin yung lugar na hindi naman sa atin. Parang ganun ata yung gusto nilang palabasin. Yung West Philippine Sea, kaya nga tinawag na Philippine Sea, ay nasasakupan niya ng Pilipinas. Exclusive economic zone ng Pilipinas. Maraming mga likas na yaman dyan. Langis, gas, mga lamang dagat na dapat pinapakinabangan ng Pilipinas na nadiskubre nitong ganid na bansang to ng China at ngayon gusto nilang agawin, gusto nilang kunin at walang itira sa Pilipinas. Yun ang ipinagtatanggol mga tol ng mga Pilipino. Kaya nga 77% na, baka nga mas tumaas pa sa pagdating ng panahon. Hindi ito tungkol kay Marcos, hindi ito tungkol kay Duterte, hindi ito tungkol sa Dilawan, sa Pulao, sa kung ano-ano man. Hindi yan tungkol sa kung anong kulay ng politika. Ito ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa Pilipinas. Diba? Masyado kasing nangingibabaw yung pagtingin nila sa mga politikong sinusuportahan nila eh. Diba? After ni Marcos, mga tol, ibang politiko, ibang presidente naman ang mauupo dyan. Pero ang West Philippine Sea, nananatili yan, part yan ng Pilipinas at yan nananatiling inaagaw ng China. Diba? Hindi ata alam nitong mga to, mga tol. No? So tuloy natin to. Operation na may tinatayang 100 million toneladang labi. Grabe. Sa West Philippine Sea. Grabe. Well, look, once again, the sovereignty and the sovereign rights and our territorial jurisdiction remains a key in all of these talks, and at any point somehow compromise the territorial integrity of the Philippines. Napakalinaw, di ba? Hindi natin pwedeng ikompromiso yung territorial integrity ng Pilipinas, mga tol. Di ba? Ikaw eh, kung ikaw magko-comment, mga tol, tama ba? Tama ba na yung mga sinasabi ng mga pro-China na tayo'y lumalaban sa laban na hindi naman daw sa atin, mga tol? Ang pinag-uusapan dito, West Philippine Sea. Hindi naman American Sea. Hindi naman Australian Sea. Hindi naman Canadian Sea. Hindi naman Indian Sea. West Philippine Sea yan. Hindi daw atin, sabi ng mga pro-China, mga tol. Sabi ng mga DDS, mga tol. Ang sigurado, ipinupursigi raw ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng free trade agreement kasama ang European Union. Makakatulong daw ito para makahikayat pa ng investors. Sa huling araw ng state visit dito ni PBBM, napag-usapan na magiging partner ng Pilipinas ang Czech Republic sa larangan ng agrikultura. Katunayan, pupunta sa susunod na linggo sa Pilipinas sa mga kinatawan ng Ministry of Agriculture ng Czech Republic para makatulong sa food security ng bansa. They have an avian flu vaccine. They're coming close to developing a swine flu vaccine. So yun ang tinitignan natin. Not only will we procure kung sakali, but hopefully we'll produce it locally. Habang nandito sa Prague, kapansin-pansin din ang pagsasama ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang naging usap-usapan ang tensyon sa dalawang leader ng bansa dahil sa issue ng People's Initiative para sa charter change. Ayon kina Zubiri at Romualdez, okay silang dalawa. Nagpakuha pa sila ng picture sa media habang nagkaka... Plastikal lang yan. Ito kasi si ano eh, si speaker eh, no? Gusto maging prime minister daw eh. Kaya talagang ano eh, yung pang ano, People's Initiative ba 'yon? Ano lang 'yan. Kamay. Natanong naman si Zubiri sa estado ng resolution of both houses number 6 sa Senado na nagsusulong ng economic provision sa saligang batas. You know, there are certain senators that feel that the charter does not need amendments, and that's why we need more time to convince them. I don't want to put this out in plenary na I'm not comfortable with the numbers. We have to make sure that we convince our colleagues on this issue. Kamakailan lang nang lumusot sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang kanilang bersyon ng economic chacha. Okay mga kapatid.
Yun nga, no? Ang sabi ng China, mga tol. Okay, yun na nga, mga kapatid, no? Ang sabi ng China, mga tol, na ang Pilipinas daw ang nagpapalala ng tensyon. Kung ikaw tatanungin, yan, iwan ko yung comment section sa inyo, mga tol. Kung kayo ang tatanungin, di ba? Halimbawa, kung kayo malalagay sa posisyon ng presidente, hahayaan nyo na lang ba na manahimik kayo habang ginaganyan tayo ng China? Bilang isang presidente, ipapakita mo ba sa harap ng mga Pilipino na masyado kang takot? Di ba? Na hindi ka man lang kumikibo sa ginagawa ng China? Hindi na nga tayo pumapalag yung bang pagkibo, hindi ka pa rin kikibo, mga tol. Diba? Walang posisyon na pwede mong kalagyan. Pag kumibo ka, sisitahin ka ng mga pro-China. Diba? Kapag hindi ka kumibo, sisitahin ka rin, sasabihin duwag ka. Diba? Eto mga kapatid, may papakita ako sa inyong post. Eto yung sinasabi ko sa inyong lagay ng politika. Dating magkaaway, ngayon nagkakamutan ng puwet. Eto kaaway nito dati si BP Sara, mga kapatid. Ngayon talagang himod likod eh. You know, malinaw naman, sabi nga nito ni Alvarez, no? Representative, congressman to, Apantalyon Alvarez. Malinaw naman ng kanyang pamumuno na ang pamumuno ay kayang-kaya ni Vice President Inday Sara, samantalang dati pinaalis to ni Sara sa pagiging speaker, no? Kami po, Ginoong Pangulo, ay hindi titigil sa pagdarasal hanggat makita nyo ang liwanag. Wow! Patuloy kaming mananalangin na sana you will do the supreme sacrifice of resigning. Gusto niya magbitaw si PBBM, mga kapatid. Please, nakikiusap po kami sa inyo. Please save the country from an impending war against China. Pag nagkagulo, mga tol, Pilipinas saka China, maniwala kayo, unang aalis to, mga tol. Unang aalis yan. Yung mga mayayaman, mga kapatid, wala naman talagang pakialam yung mga yan eh. May mga bahay sa ibang bansa yung mga yan, mga tol. Baka pag nagkaroon ng putukan dyan, magsisialisan na yan dito sa Pilipinas, titira na sa ibang bansa yan, mga tol. May iwan yung mga walang bahay sa ibang bansa. Diba? Eto, maliwanag na Ginoong Pangulo kasing liwanag ng sikat ng araw na hindi nyo kayang pamunuan ng bansang Pilipinas. Wow, sino maniniwala rito sa mamang to? Marami na akong administrasyon na nakita, marami ng presidente ang dumaan, ngunit wala akong nakita kahit isang administrasyon na pinakialaman ang AICS. Itong administrasyon lang na ito ang nagtangkang nakawin ang pera ng mga mahihirap. Ang lakas na mag-ano, no? Eh, pinakita ko lang naman sa inyo yan, mga tol, no? Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.